malaki yung binibigay nila mga sis, maximum 150K. Hi mga sis, welcome back to Heart Gem Vlogs. For today's video po, gusto ko i-share sa inyo kung paano makakuha ng financial assistance kahit na ang ating pasyente ay naka-confine sa private hospital. Bawat hospital mga sis, meron yan mga social welfare department. Maaari kayong pumunta doon at lumapit kasi sila yung mga nagbibigay ng social case study, medical abstract, na ito yung mga kailangan na isubmit para sa mga lalapitan na government sectors like DSWD, PCSO, governors, mayors. So, ito po yung i-discuss natin ngayon. Mga sis, pwede po tayong lumapit sa DSWD Batasan. Pwede kayong mag-walk-in doon. Pero mas maganda sana kung meron kayong referral letter para hindi na kayo pumila. Kasi sa DSWD Batasan, may cut-off po. So, 300 lang ang allowed na pwede nilang papasukin. So, yung iba, madaling araw pa lang nakapila na para siguradong makapasok sila. Pero kung meron kayong dalang referral letter, diretso na po kayo sa gate. Tapos, pakita nyo lang sa guard na may referral letter. Papapasukin lang po kayo. Ito po yung mga requirements sa Batasan DSWD mga sis. Medical abstract or certificate with full name and signature ni doctor, and license number, sobrang importante po yan. Barangay indigency, social case study, photocopy ng ID kung sino yung magpa-process at saka yung ID ni patient, and dalhin nyo rin po yung original ID ninyo kasi hahanapin po yan. Hospital bill with signature and full name ng billing staff. Pero kung meron kayong promissory, kung naka-promissory kayo, dalhin nyo po yung promissory letter na original. Hanapin po yan. And referral letter kung meron kayong referral letter. So, yun po. Ang proseso sa loob ng DSWD Batasan, dadaanan nyo yung step 1 to step 4. Step 1, sasubmit yung mga documents. Step 2, interview. Step 3, approval. And step 4, releasing ng GL. Mga sis, medyo mahaba-haba po ang proseso pero magtiyaga lang po tayo. Malaki po ang binibigay ng DSWD Batasan. Maximum po is 150K. Malaking tulong po ito sa atin. So next mga sis, pwede tayong lumapit kay Congressman Jack Duavet. Pwede nating isubmit yung mga requirements sa mismong office niya sa Binangonan. Ito yung mga requirements na isasubmit natin. Medical abstract or certificate, dapat naka-certified through copy. Social case study, pero ang gusto ni Congressman Jack Duavet ay galing sa munisipyo. So punta po muna kayo sa munisipyo and mag-request kayo doon ng social case study, barangay indigency, photocopy ng ID ng maglalakad at saka ng pasyente, hospital bill with full name and signature ng billing staff, personal letter para kay Congressman Jack Duavet. Yun, kahit Tagalog pwede mga sis. Kapag nakompleto nyo na yung requirements, yun, pwede nyo isubmit nga tulad na sinabi ko sa mismong office or through online. And after nyan, bibigyan kayo ng number. So, pwede nyo yun i-follow up through phone. Ang ibibigay nila sa'yo, either cash or GL. Mas maganda kung GL or guarantee letter kasi mas malaki. Pwede ka nilang mabigyan ng mga 50K. Depende sa hospital bill na nilalapit mo. Pero at least, malaki na rin tulong ito mga sis. So, try lang ng try and samahan nyo po ng dasal. Mga sis, dagdag ko lang, medyo matagal yung releasing ng GL kay Congressman Jack Duavet kasi galing pa to sa DOH. Basta follow-up lang po kayo. So, kung sakali na ma-discharge na yung inyong pasyente at meron pa kayong balance sa hospital, magagamit nyo po ito. Then next, pwede po tayong lumapit sa mayor. Pwede rin sa barangay, mga nagbibigay po yan. So, subukan nyo po lahat.
basta lahat ng alam nyo na pwedeng makatulong, pwede po nating lapitan, mag-try lang po at magtiwala sa Panginoon. Wala pong masama sa pagtatry, basta at least sinubukan po natin. Mas maganda mga sis na habang naka-confine yung ating pasyente, i-process na natin ito kasi kahit papano, kahit konting halaga man ito, makatulong pa rin para sa inyo. Pwede rin po tayong lumapit sa PCSO. So ito yung mga requirements: medical certificate or abstract with certified through copy, social case study, final hospital bill, barangay indigency, photocopy ng valid ID ng magpa-process at ni patient. So, ang ini-issue nila is guarantee letter. So, nagbibigay sila from 10K to 30K. So, kung sakasakali na na-discharge na yung inyong pasyente, pwede nyo po itakbo saglit sa PCSO. So, sayang din yung mahihingi nating tulong. Madali lang naman yung approval within a day lang. So, tiyagain nyo na mga sis. Yun lang po ang video natin for today. I hope po nakatulong. And alagaan po natin ang ating sarili kasi health is wealth. So, napakahirap po magkasakit at napakamahal. So, please don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more upcoming videos. See you on my next vlog. Stay safe everyone. God bless us all. Bye!